Kanya-kanyang diskarte na lang para makabawi sa mahal na petrolyo ang ilan nating kababayan. May mga mangingisda na nagtaas presyo na sa kanilang huli. Ang ilang magsasaka naman, imbis na traktora, mga alagang hayop muna ang katuwang sa palayan. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Back to work sa palayan ang mga alagang hayop na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Itinabi raw muna kasi ng mga magsasaka ang kanilang mga traktora at kuliglig dahil sa sumisipang presyo ng petrolyo. So nga kay Kedli na garaduti bakal, yung taga traktora na talagang nilamitigas sa binak. Sa Kasiguran Aurora, kung saan umaabot na sa 85 pesos kada litro ang presyo ng diesel, wala raw magawa ang ilang magsasaka sa dagdag na 200 pesos kada araw na renta sa traktor. Lugi naman daw kasi ang mga operator kung hindi sila magtataas ng singil. Si Mang Junicio, nananalangin magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan para makatipid sa paggamit ng motor ng tubig. Ilang litro yan? Anim. Anim na litro, bus na. Yan lang natira busay. So kaya lang kayo magpapatubig yan? Pagkalipas ng dalawang araw. Dagdag pa raw dito ang presyo ng fertilizer at iba pang gamit sa sakahan. Tumaas man ang gastos pampuhunan, hindi naman daw gumaganda ang bentahan ng palay. Ang mga mangingisdang ito naman sa Abukay, Bataan, dumoble na raw ang gastos para makapamalaot. Kaya ang nakikita nilang pambawi, patungan ang presyo ng kanilang huli. Dahil tumaas po yung halaga ng gasolina, dagdag na lang po kami ng halaga ng fertilizer. Ang Department of Energy naman muling nilinaw na walang kontrol ang gobyerno sa presyo ng produktong petrolyo dahil nag-i-import ang Pilipinas sa presyong base sa world market. Pero taliwas sa unang naging pahayag ng DOE. Under the situation right now, existing circumstances, hindi naman naaabot sa 100 yan. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.